bubble butt. Bubble, bubble, bubble butt. Sana all. So nag-end nga ang chapter 8 natin sa time na nagalit at nagwala itong babaeng Goku. Ngayon nga ay continue natin itong chapter 8 up to chapter 9. So after nga ng panel na to, makikita natin sa next panel ang pag-undergo ng babaeng Goku into Super Saiyan 3. Dito nga mga men, baka sa mukha ni Goku ang pagkatuwa. Kilala naman natin si Goku bilang isang magiting na mandirigma. Pag mas malakas nga ang kalaban, mas ginaganahan nga siya. Mas nag-iba nga ang physical appearance ng babaeng Goku. Mas naging muscular pa yung body build niya, unlike sa dati na super sexy. Ngayon nga nawala yung boobs niya, na-convert into muscles. Sabi niya pa dito mga men, one hit nga lang yung kailangan niya para matalo etong si Goku. At eto na nga guys, unang ang umatake ang babae, sinanggalang ito ni Goku. Inis na inis talaga ang babaeng Goku dito mga boy. So nagpatuloy nga yung matinding bakbakan nila dito mga men. I will not let you destroy my world! By the way, back naman sa reality, habang nakikipaglaban nga si Goku sa mundo ng Tsukuyomi, yung katawan niya naman dito sa reality, naglalabas ng napakalakas na aura. Si Itachi dito mga men, stay put lang sa kinatatayuan niya. Dito mga boy, tinanong ni Itachi si Jiraiya kung ano ang mangyayari sa nakababatang kapatid niya na si Sasuke after niya nga mamatay dito sa laban. So sabi nga dito ni Jiraiya na para nga daw sa Konoha, si Sasuke nga daw ay isang traidor. Dito nagalit si Naruto. Sabi niya dito kailanman hindi nga daw magiging traidor si Sasuke. At kahit na itakwil nga daw si Sasuke ng lahat ng taga-village, si Naruto daw hindi. Ililigtas niya daw si Sasuke kahit anong mangyari dahil kaibigan niya nga daw ito. Dito mga men, napangiti si Itachi sa mga sinabi ni Naruto. Yung death wish nga lang ni Itachi ay ang kaligtasan ng kapatid niya na si Sasuke. Ang gusto niya lang ay bumalik ito sa Konoha. At dito sa next panel mga men, naghanda si Itachi ng mga shuriken. Tinawag niya si Kisame para sa isang plano or battle tactics. Dito, tinapon niya nga ang mga shuriken. Gamit nga ng abilidad ni Itachi pagdating sa shuriken, iniiba niya nga ang trajectory ng mga shuriken. Pinupuntirya niya dito si Jiraiya. Dito mga men, ginamit ni Kisame ang kanyang hidden mist jutsu para nga masira ang vision ni Jiraiya. Nang unti-unti ngang nawala ang fogs ni Kisame, naaninag nga dito ni Jiraiya ang silhouette ni Itachi. Kaya ginamit niya dito ang Sage Art Hair Needle Senbun. Dito nga mga men, wala na talagang magagawa si Itachi kundi tanggapin ang atake na to ni Jiraiya. Dito mga men, nagkaroon nga ng flashback si Itachi about sa kanila ni Sasuke. So parang naaalala niya yung mga nakaraan nila ni Sasuke. Well anyway, dito nga mga men, konti na nga lang, tatama na ang hair needle ni Jiraiya nang bigla nga lang sinangga ito ni Kisame gamit ng kanyang katawan. So kita nyo naman to guys, sobrang malalaking buhok yan, mas malaki pa yan sa kunai. Dito mga men, duguan nga etong si Kisame. Sinabi dito ni Kisame na bibigyan nga niya ng 3 minuto etong si Itachi para gawin ang final battle plan nila. At kung makakasurvive nga daw sila sa sitwasyong ito, kailangan ilibre daw ni Itachi si Kisame sa pinakapaborito nitong restaurant. Napaka-cool ni Kisame dito mga men. So let's move on na tayo dito sa chapter 9 ng ating Dragon Ball Shippuden review. So konti na lang talaga mga boy at matatapos na itong Dragon Ball Shippuden manga review natin. So bago nga natin ipagpatuloy itong chapter 9, share ko lang sa inyo itong bagong colored manga na binabasa ko. Maglalabas ako ng review ng kwento nito mga men, in Tagalog. Talagang nakakatawa to mga men, sayang nga lang at walang anime nito. Pero kahit colored manga nga lang siya guys, talagang legit, napakaganda at laugh trip talaga ng storya nito. Abang lang sa release natin nito mga men ha, at dagdag ko pa yung Saitama sa mundo ng Dragon Ball. Continue pa din ang review natin noon mga men, after ng Dragon Ball Shippuden, tirahin na natin yon. Dito nga sa first panel ng chapter 9, makikita natin si Zetsu. Nanonood siya mula sa malayo. Sa tingin ko guys, ay nanggaling na din siya malapit doon sa location ng labanan. At habang nanonood nga siya dito mga men, bigla nga nag-appear si Obito. Sabi ni Zetsu dito na hindi nga daw sila sanay na i-reveal ni Obito yung tunay niya na pagkatao. Interesado etong Akatsuki kay Goku mga men. Imagine nyo guys ha, pag na-capture nga netong mga Akatsuki si Goku, hindi na nga nila kailangan ng iba pang tail beast, even nga ang QB. Si Goku lang sapat na, o sobra pa nga. Imagine mga men ha,
sa chapter 1 review natin, sinabi nga doon na sa base form pa nga lang ni Goku, eh mga nasa 20 times power na ito ng QB. 1 Goku is equal to 20 QB. At di ba parang mabuhay ang 10 tails, eh kailangan pang kolektahin ng Akatsuki ang 9-tailed beasts at ipa-absorb sa Demonic Statue? Pero kung si Goku nga yung mapapa-absorb nila sa Demonic Statue, eh covered na lahat ng tailed beast. Parang 9 birds in 1 stone yung gusto mangyari ng Akatsuki. Anyway, dito nga mga men, no, nagtanong si Obito kay Zetsu kung ano nga yung nangyayari doon. Sinabi naman ni Zetsu sa kanya na nakikipaglaban daw si Itachi ngayon sa isang lalaki na merong napaka-amazing na chakra. At sinusubukan nga daw protektahan ni Kisame si Itachi mula kay Jiraiya at sa Ninetales Jinchuriki. Ano? Nilalabanan nila si Jiraiya at Naruto? Sino si Naruto? Ang Ninetales. Siya, si Naruto. Nasorpresa nga si Zetsu kasi alam nga daw ni Obito ang mga pangalan ng mga Jinchuriki. Hindi naman lahat, sagot ni Obito. Tanging si Naruto nga lang yung kilala niya. Nakilala nga ni Obito si Naruto nung time na umatake nga siya sa Konoha, nung kapapanganak pa lang kay Naruto. Ilang beses niya kasi narinig ang pangalan na yan sa sensei niya na si Minato at Kushina. Kaya talagang matatandaan niya yan. Anyway, dito nga mga men, eh muntikan na tamaan ng kidlat etong dalawa na to. Dito, sabi ni Zetsu na hindi nga daw niya lubos maunawaan kung bakit sadyang napakalayo nga daw ng agwat ng lakas ni Goku at Itachi. Pero nagawa pa din ito ma-under si Goku sa Genjutsu. In-explain nga dito ni Obito guys na may konting part nga lang daw ang chakra level pagdating sa Genjutsu. Halimbawa nga, siya at ang QB. Although kahit nga daw mas mahina pa siya sa QB, eh nagawa pa din niya ito ma-under sa control niya gamit ng Genjutsu. In-explain dito ni Obito guys na ang goal nga ng Genjutsu ay manipulahin ang isipan ng target para malagay ito sa isang kontroladong panaginip at gamitin ang sariling memorya o mga nais mangyari ng biktima. Ibig sabihin guys, ang biktima at ang Genjutsu ay magka-tandem lang or magkasama lang. Same nga dito sa nangyayari kay Goku mga men. Kaya nga nagiging malakas itong Genjutsu na babaeng Goku. Dahil nga din yan sa nais mangyari ni Goku na mas lumakas pa ito para mag-enjoy siya. Kung ano nga ang iniisip niya na gusto niya mangyari, eh nangyayari. Tulad na lang ng desire niya na ipakita nga ng babaeng Goku ang tunay nito na lakas kung meron mang itong Super Saiyan 3. Kaya nga nagkaka-Super Saiyan 3 itong babae. Dagdag pa dito ni Obito mga men, eh napakasimple nga lang daw na Genjutsu ang ginamit ni Itachi. Kahit nga daw Tsukuyomi pa ang ginamit niya kay Goku, eh hindi daw effective ito dahil sa sobrang lakas nga ni Goku. Pero iba daw ang ginawa ni Itachi dito. Magkaugnay lang sa tunay na pangyayari ang Tsukuyomi na ginamit niya. Yung tipong hindi talaga pansin ni Goku na na-under na siya sa Genjutsu. At to be honest pa nga daw, eh talagang napakahusay nitong si Itachi na nakaya nitong gawin ang ganitong klaseng taktika na kahit nga siya mismo, hindi niya kayang itaya ang buhay niya para gawin to. Kasi isang pagkakamali nga lang daw ni Itachi, eh pwedeng mapatay sila ni Goku sa moment na malaman nga ni Goku na isa lamang ilusyon ang lahat ng yon. Kaya kailangan talaga mag-focus ni Itachi sa pagkontrol ng emosyon niya. Dito nga eh nagtanong si Zetsu kung ano nga ang plano ni Obito. Kung gusto ba daw niya na patulungan sa kanya ni Obito sina Itachi at Kisame. Sabi naman ni Obito na wala silang gagawin. Baka makasagaba lang daw sila sa Genjutsu ni Itachi. Dito eh umalis na nga si Obito. Nalungkot dito si Zetsu mga men. Sabi pa nga niya na gusto niya sana makita ang labanan sa pagitan ni Itachi at Sasuke. Dito eh umalis na din siya. And end of the chapter. So talagang napakahayop ng chapter na to mga men. Talagang werpa to mga boy. Abang lang sa susunod na chapter mga men. Cliffhanger lang muna para exciting. Maraming salamat guys. Keep safe and God bless. I love you all. Peace out. Bye-bye. Abang lang sa next chapter guys. O final chapter. Let's go. Bubble butt. Bubble butt.